pinangangambaha na magamit pa sa panukalang Maharlika Investment Fund ang pondo ng mga miyembro ng SSS at GSIS. Sa panayam sa Teleradyo, pinunahan ni Senadora Risa Ontiveros ang bersyon ng Senado sa panukalang Maharlika Investment Fund dahil tila pinapayagan pa rin ito ang mga government financial institutions at mga government-owned and controlled corporations na maglagak ng pondo sa naturang investment fund. Taliwas ito sa ipinasang bersyon ng Kamara matapos umalma ang ilang kongresista sa panukalang probisyon na gamitin ang bahagi ng pondo ng SSS at GSIS bilang kapital. Nangangamba si Ontiveros dahil tila suportado rin ang pamunuan ng GSIS ang paggamit sa kontribusyon ng kanilang miyembro bilang investment sa Maharlika Fund. Una nang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na plano nilang ipasa ang panukalang Maharlika Investment Fund bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa ikalawa ng Hunyo. Sa isang video nitong Abril mismo, nakaraang buwan lamang, sinabi mismo ni Mr. Veloso na ito na nga, nire-review at babaguhin daw ang investment strategies ng GSIS sa makatuwid kapag binago ng GSIS Board ang kanilang investment strategy ay bulaga, pwede nang isugal pa rin ang lampas 1 trillion pesos na pera ng GSIS. Sa Maharlika Fund. At nasimulan na daw yan. At matatapos itong review ng GSIS investment strategy sa loob lang ng ilang buwan. Ayon sa kanila, hindi naman pinipilit ang mga tulad ng GSIS mag-ambag sa Maharlika. Pero yun na nga, inulit ni Chair, hindi sila pagbabawalan na mag-ambag sa Maharlika. Basta nga daw, magbago ang isip ng kanilang board at baguhin ng kanilang board ang investment strategy.